Okay, what's up, Jermak Heduk? This is CJ Kasantay, and welcome back to our Bora Bora live stream session. So, today is a special day. Happy World Teachers Day. Okay, so maraming salamat po sa ating mga viewers, lalong-lalo na po ang ating mga kaguruan. So, salute sa inyo, okay? Mga guru namin, okay? So, for today's topic, I think we have 4 discussants. Tama? All coming from Bachelor of Elementary Education 3rd year. So, nandito na ba sila? Ay, nandiyan na sila mga kapatid. Ayan. So, ang gaganda. So, ladies and gentlemen, okay? Shout out ulit sa ating mga kaguruan dito sa buong mundo. Okay? So, once again, this is Shiji Kasantay and time check, it's 3:14 in the afternoon. So, on topic natin tayo ngayon mga kapatid is about Module 17 under the Facilitating Learning Center Teaching. And Module 17 is about the Triarchic Theory of Intelligence. So, ito po yung medyo sa mga complex na mga theories regarding sa pagkatuto. Pero, dahil meron tayong co-discussants, yeah, mapapadali ang ating pagkatuto. Okay, so start with, I would like to introduce to you now our first discussant. Okay, so we have, ayan, Ma'am Glidel Patingo. Ma'am, bati ka po. Hello, good afternoon. Okay, mabatiin natin ang ating mga kabarangay. Come on. Binabati ko po ang mga kabarangay ko. May mga sismosa, may mga... Taga-Sandy ka, ma'am? From where are you? Paulog po, sir. Paulog? Yes po, sir. Paulog ano? Paulog, Ligaw. Okay, so shout out sa mga taga Barangay Paulog, Ligaw City. Ayan. Ang dami daw, sabi ni mo. Sabi mo sa mga uno. Mayroon talaga, unang banat, okra yung okay, so abangan natin mamaya si Ma'am Glidel po regarding po sa kanyang discussion dito po sa Module 17, which is Triarchic Theory of Intelligence. Okay, thank you very much, Ma'am. Akaloka. Thank you very much, Ma'am Glidel, okay? And our next discussion po, we have Ma'am Hannah Paula Quibral. Ma'am, bati ka po. Hello everyone. Good afternoon. Okay, nasaan ka ngayon, ma'am? Nasa school. Ah, sa BUPC ka? Di po, sir. Saan? Nasa, school ng mami ko po. Saan? From where barangay are you pala? Barangay po, sir. Barangay na, eskwelahan po. Saan yan? San Rafael Elementary School po. Okay, San Rafael Elementary School. Okay, so binabati ko ang mga teacher dyan. Happy World Teachers Day po sa inyong lahat. Anong lugar yan, ma'am? Sa Buhi, Camarines Sur po. Okay, so shout out. Medyo malayo to. Shout out sa mga taga Buhi, Camarines Sur. Thank you very much, Ma'am Quibral. Okay? Thank you, sir. And our next discussion po, we have Ma'am Annabelle Dizon. Ma'am, bati ka po. Uy, ikaw na. Tagal ka sa rito. Ang tagal po kasi mapindot nung mic. Ah, oo, tama. Medyo ano yan eh. Nasobrang kayang gamit, no? Medyo napudpud na sumuro. Okay, so, one second po. Ma'am Annabelle Dizon, bati ka po. Hello po. Good afternoon, everyone. Happy Teacher's Day po to all teachers out there. Okay. Taga saan ka, ma'am? San Jose Camsur po. San Jose. Okay, shout out po sa mga taga-barangay San Jose, Camarines Sur. Tama ba 'yon? San Jose barangay niyo 'yon? Ah, municipality. Ah, sorry. Oh, shout out ulit sa mga municipality of San Jose, Camarines Sur. Okay, thank you very much. Ma'am Annabelle Dizon. Lakari parong di taga Camsur. Aram sa mga lugar. Okay. So, pasensya na kayo doon, ha? So, town pala yun. Okay. So, at ang huli nating discussion for today's topic po, we have Ma'am Giselle Nica Pedragosa. Ma'am, bati ka po. Good afternoon, everyone. Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga guro. Ayan. Batiin natin, ma'am, ang ating mga kabarangay. Come on. Shout out sa mga taga-tagpo. Chill lang kayo dyan. Tagpo ano? Ligaw City po, sir. Ah, okay. So, ito. So, shout out sa mga taga-barangay Tagpo, Ligaw City. So, meron tayong dalawang taga-Ligaw at dalawang taga-Camsur. Okay. So, ladies and gentlemen, okay, these are the discussion for today's topic.
Okay, ulitin natin. We have Ma'am Glidel, right? Ma'am Hannah, okay? And Ma'am Annabelle. Ayan. And si Ma'am Giselle. Okay, so sila po ang bumubuo ng ating discussants, okay, for today's topic regarding Module 17, which is Triarchic Theory of Intelligence. Ladies and gentlemen, huwag kayong alis. We will be right back. Okay, once again, mga ka-eduk, this is Sheji Kasensai, and time check, it's already 3:19 in the afternoon. So, happy World Teachers Day ulit po sa ating mga kaguruan. Okay, and to discuss our first topic here for today regarding the Triarchic Theory of Intelligence, we have... Ayan, Ma'am Glidel Patingo. Ma'am, it's your turn na po. Hello, good afternoon, everyone. Today, we will discuss about Triarchic Theory of Intelligence by Robert Sternberg. At the end of the lesson, the students will be able to define intelligence based on Robert Sternberg, identified the three sub-theories of Triarchic Theory of Intelligence, and compare the Triarchic Theory of Intelligence to other theories of intelligence. But before we start, let me introduce to you again the discussants for today. Hi, I am Glidel Patingo. The first discussant, Ms. Hannah Paula Quibral. Second discussant, Ms. Annabelle Didison. Third discussant, and Ms. Giselle Nica Pedragoza. Fourth discussant. What is intelligence? First, we define intelligence. Neisser and others, 1996, defines that the intelligence refers to individuals' ability to understand complex ideas, to adapt effectively to the environment, to learn from experience, to engage in various forms of reasoning, and overcome obstacles by careful thought. In short, Neisser means that the intelligence does not mean the same thing to everyone. Ama. While Sternberg, 1985, defines that the intelligence is the mental activity directed toward purposive adaptation to the selection and real-world environment relevant to one's life. Sternberg defines intelligence as the use of our knowledge and skills that help us tackle problems and tasks in everyday life. Next, knowledge and intelligence. Knowledge is knowing the right answer. Intelligence is asking the right question. Ano kayang ibig sabihin nito? Upon browsing the internet, may nakita akong similar thought. Knowledge is knowing that tomato is a fruit, while intelligence is knowing why it is considered as a fruit. So magkaiba pala yung knowledge and intelligence. For example, another example is knowledge is knowing why leaves are green, while intelligence is knowing why is it green. Okay. Tama. Okay, let's proceed. Kilalani naman natin si Robert Sternberg. He was born in 1949. He is a psychometrician or an expert in psychometry or psychometrics. He is a professor of human development at Cornell University.
His major contributions are triarchic theory of intelligence, triangular theory of love, investment theory of creativity, and theory of cognitive style. He is also known as street smart. He believes that giftedness should be examined in the broader way, incorporating other parts of intelligence. I have a question for you. Who is smarter? A person with 132 IQ or a person with 135 IQ? Ano sagot? Sige nga. Hulaan mo, sir, kung sino yung mas matalino. Oh, yung pangalawa. Yung pangalawa? Oo. But, an intelligent... Ay. Oh, sige. Oh, sige, sige. Sige lang, sige lang. Another question for you, sir. Oh, sige. How can number tell you how smart you are? Ano? How? How can number tell you how smart you are? Number? Yes, sir. Yung sa IQ po baga, di ba may test doon? Tapos Apo, IQ test. Oo, nag-IQ test ako dati. Pero di ako naniniwala doon. Kasi ang nangyari doon sa IQ test, inulit-ulit ko until nakuha ko yung... At nakuha ko yung pinakamataas na score. But actually, no, first trial ko, I'm just in the average level, no? But actually, it depends on the aptitude test kasi. Kasi iba-iba naman kasi intelligence, di ba? According to Howard Gardner, we have multiple intelligences. Ewan ko lang kung ano yung nalagyan kong ano yan. Ewan ko kung general information ba yun. Oo. Pero nasa average lang ako. Yun ang sagot ko. So, Robert Sternberg would agree or at least with how number was generated. He thought that the way intelligence was measured was wrong. Tama nga. From the early 1900s, researchers studying intelligence have focused on G-factor, the broad mental capacity that influences performance. On cognitive ability measures, the focus on one aspect led to the idea of IQ score. Robert Sternberg thought that intelligence is a special giftedness more than just doing well on tasks. Intelligence meets success in life. Tama. Alam niyo kasi guys, ang regarding sa ano yan, psychometry. Okay, pag kayo pumasok sa, for example, na-hire na kayo, magte-take kasi kayo ng ano yan, ng mental exam. Okay, ang magpapatake sa inyo ni psychometrician. Required kasi yun kasi titingnan dyan yung mental ability ninyo. So, nakalagay na dyan yung lahat ng mga concepts regarding sa pagtuturo. Ngayon, kung hindi ka makapasa doon sa mental exam, hindi ka po i-hire. Bakit? Itetest doon kung gaano ka po ka-prepared at gaano po ka kalawak yung intelligence mo actually sa profession. Hindi sa ano yan, sa basic education kasi napagdaanan mo yan. So far, since ako nagtuturo sa university, okay, nakapasa ako doon. Okay? Pero ang problema doon, nakalimutan kong kunin yung result. Kasi ano yan, sa Legazpi, sa admission yon, sa BU Admission ano yan, Center, dun kami pina-exam. At napakahaba nung aptitude test. Kasi 600 items gid kan sa tulong oras na. Nagalip pa ako yung kanto. Himala, nakapasa pa na ako. Well, actually, pag hindi ka po pumasa doon, based from the, ano yan, the criteria given by the psychometrician, okay, doon sa standardized exam po sa mental, tatawagin ka at magkakaroon ng counseling. Saan ka may problema? Oo. Yun yung ginawa sa ibang mga applicants na hindi pumasa. So, ganun din po sa DepEd. Meron din pong ganyan. So, yun yung nangyari sa akin. Okay. So far, ano yung pumasa naman. Okay, well, let's proceed po. So, in fact, intelligence relies upon your ability to adapt to your environment, shaping and adjusting as necessary. Sternberg thought that the focus of most IQ tests was wrong and measured the wrong thing. Sternberg believes intelligence is more than just specific cognitive processes
and ability to acquire knowledge, but contextual and experiential skills needed to succeed in life. Tama. So we came up with a theory of triarchic theory of intelligence that focuses on the abilities needed to be successful in life. Okay. Let's welcome Hannah Cabral to this Akala ko ano eh. Ah, next discussion pala. Okay. So, bago tayo mag-ano yan, bago natin puntahan yung next discussion, okay, so, i-clarify natin ito, ma'am, sabi ni Sternberg. Lalong-lalo na ito. Tama naman yung ano yan eh, yung explanation mo kanina. Talaga, na iba po talaga ang kaalaman sa karunungan. Take note po ah, iba po ang kaalaman sa karunungan. Iba yung may alam, iba yung marunong. Tama? For example, tatawi kang magkaon, okay, ning tawag ba dito, bugas. Sorry, umoy. Okay, so marunong kang kumain ng rice, but you don't know how to cook it. Tama? So, it's more on skill. Okay, so, to supply you little information regarding po dito sa ating triarchic learning. So, meron kasi talaga tayong apat. We have memory, tama ba ako? Memory, we have practical, we have conceptual, and we have analytical. Creative. Apat yun eh. Memory skills. Okay? Take note guys ha, sa ating mga viewers. We have memory skills. Okay? We have analytic skills. We have practical skills. And we have also, ano yung sinabi ko kanina? Creative, practical, analytic, memory skills. So, yung apat na yung, yun yung ano yan, na breakdown ni Sternberg. Okay? Kaya nga, sabi ni ma'am kanina, iba-iba naman talaga yung ano yan, yung dunong ng isang tao. Hindi mo talaga yan basta-basta ma-measure lang sa aptitude test. Saka nagbabago-bago yan. Sabi ko nga kanina sa inyo eh. Nung una, nakuha ko average. Ay, hindi ako papayag. Inulit ko yung test. Ulit ako. Dapat makuha ko. Sumunod. Ano yan? Pumasok na ako sa high. Until makuha ko na perfect ko na yehe. Nakaka-boost pala yun ng moral. Paulit-ulit kong ginawa. Importante talaga pala, no? Law of exercise. Ulit-ulitin mo para ma-master mo. Okay? But regardless ng ano yan, ng karunungan ng isang tao, dapat meron siyang karampatang kaalaman. Although, sabi ni ano yan, knowledge is knowing the right answer. Oo. Kaya ibig sabihin, may mga estudyante talaga or may mga classmates kayo na very strict sa right answer. May mga estudyante ganyan na dapat kung ano yung sagot, yun talaga lalabas sa exam. O, di ba? Pero, meron ding estudyante na ito yung estudyante kilalang kilala nyo. Baka kaisa nga kayo dito eh. Ito yung estudyante na nagsabi na, "Sir, di ba pwede naman tong sagot na to? Ay, nandiyan yan po sa intelligence." Lalo na kung sala siya. "Sir, di ba pwedeng i-consider to?" O, di ba? Anong sasabihin ng teacher? "Sige raw ngaya." "Okay, consider ko. Kaso lang ngaya, wrong spelling." May mga ganun mga ano yan, mga teacher. So, yun ang kaibahan po ng knowledge sa intelligence. Di ba? So, in-explain yan sa atin kanina ni Miss Glidel Patingko. Thank you very much, ma'am. And sino po, ma'am, yung susunod ating discussion? Miss Hannah Cabral. Okay, so thank you very much, Ma'am Glidel Patingo. Okay, well said, ma'am. And let's proceed for our next topic. And we have Ma'am Cabral. Ma'am Hannah, it's your turn. So, hello everyone. This is Hannah Paula Cabral. And now let us talk about the three sub-theories. So, these are componential or the analytical intelligence. Second is the experiential or the creative intelligence. Then third is the contextual or practical. So when we say analytical intelligence, it demonstrates an ability to analyze, to evaluate, judge, compare, and contrast. It is your ability to complete academic tasks and solve problems. While experiential or the creative intelligence is marked by inventing or imagining solution to a problem or situation. So it is your ability
to use your existing knowledge and skills to effectively deal with new and unusual situations. So it is also known as imaginative and innovative problem solving. Lastly, is we have the practical intelligence. So means you find solutions that work in your everyday life by applying knowledge based on your experiences. So it is your ability to use existing knowledge and skills to modify, to adapt to, or to select a different environment in order to achieve your goals. So AKA street smart or common sense. Street smart and common sense. So now let us talk more about analytical intelligence. So what is analytical intelligence? So it is known as academic problem solving. So for example, when you are solving a challenging math problem, you would probably apply analytical intelligence to analyze different aspects of the problem and then solve it section by section. So in order to develop an understanding of the topic, you are using analytical intelligence. So it has three components. So which are meta components, next is the performance components, and knowledge acquisition components. So first is meta components. It enables us to monitor, control, and evaluate our mental processing. So when we say mental processing, it allows us so that we can make decisions to solve problems and create plans. So that is meta components. Next is the performance component. So performance components are what enables us to take action on the plans and decisions arrived at by the meta components. So to simplify, it executes the instructions of meta components. Then last is we have the knowledge acquisition components. So it enables us to learn new information that will help us to carry out our plans. So, for example, a student may plan to write a paper, then writing a paper and learn new things while writing. So as you can see, that these three components are really interconnected to each other. So why? Because when we say planning, so as what I've said a while ago, that meta components allows our mental processing to evaluate, to plan, to create a plan. Then while you are writing a paper, so that's already considered as performance components because you're taking an action. Then while you are writing, of course, there are lots of information running into your mind. Then while you are writing, you are also learning. So that also considered as knowledge acquisition components. So there are these three components are interconnected to each other. Thank you. Ayun. So ang ganda ng pagkakasabi ni ma'am. Ayos, detailed. So ngayon mga ka-Eduk, alam ko nangyari ito sa inyo eh. Alam mo kung ano? Bigyan ko kayo ng isang example. Okay. Tama yung sinabi kanina ni ma'am. Okay, elaborate natin ang ano yan, ng konti. Ang meta component, okay, performance component at knowledge acquisition, nandiyan po talaga yan sa loob ng, okay, component and analytical, okay, sa componential. For example, walang panukli yung ano yan, yung tendera. Tapos sabi sa inyo, be payat raw ngayang 5, payat 2. Nag-iisip ka, magayat pag kinig. Teka panguli, 'di ba? Tapos bibigyan mo siya ng 2. Tapos pagbalik sa iyo nung ano 'yan, hindi ka makapag-isip. Tama raw ka tong inuli sa akin ni Ate. Ayan. Nandiyan yun po 'yan nakapasok sa componential and analytical. Kasi problem solving 'yan. Kaya nga importante talaga yung problem solving strategies, okay? And technique sa mathematics. Hindi yan talaga kapritsyo ng guro. Tinuturo yan para tumalas yung utak ninyo sa mga araw-araw na sitwasyon. Yun nga, example ng ganun.
nangalimong na yung tinja, pag-abot mo sa balik, kay apalan. Ah, oo nga pala, no. Tama, na dapat pala, ano yan, susuklian niya ako ng ganito kasi nagbigay ako ng ganyan. Nangaloy. Nangalimong ko. Yung mga bagay-bagay na sa simpleng pamamaraan, we call ourselves street smarts. Bakit? Ang purpose kasi nito ng ano yan, ng analytical, para padaliin yung sitwasyon. Imagine mo, para da panguling 5, may parolati kang pirang oras, may pirang minuto, samantalang kayo man sana yung technique kung paano, di ba? Yung mga ano yan, nang nakikita ninyo sa mga palengke. Kaya kung gusto nyo makahanap talaga ng mga matatalino, mga smart na tao, sa palengke kayo pumunta. Karamihan dyan lahat. Mm-mm. Mga paratinda, ang mga kung ano ko lawi ka de, baggage boy, luggage boy, kuyog nyo na yan sa mga mataban, puro ka na yan mga, puro ka na yan mga ano yan. Ano-ano? Nasugalan. Oo, nandiyan yan. Kaya street smart ang pag-uusapan, dapat talaga ang teacher, aware din kayo. Kasi minsan, pagali mo sa baloy, kaya ni ka daradarang bayong, nanodi ka. Pag sound mo, kaya ni ka panaw, dauda sa bayong. Saan mo na watak? O kaya, pati sulog ng bayong nauda na, tanga, nagparapakistoryaan ni ka, nalipngan mo pa lang, kaya ni ka binakal. Yung mga ganyang situation na dapat, tawag mo dito, maintindihan ng mga estudyante natin. Okay? Lalong-lalo na sa larangan ng education. That's why, ang kagandahan guys ng ano yan, ng pagtuturo, importante talaga yung ano yan, yung field study. May field study kayo pala? Nga, matanong ko ang mga ano yan. May field study kayo? Hindi pa, wala pa. Third year kayo, no? Wala pa. So, ang kagandahan ng field study, papasok dito yung componential. Bakit? Darating ang oras, magkakaroon kayo ng practice teaching. For example, nakuha ninyo yung mga theories and principles sa loob ng classroom setup, like sa online learning. Pag kayo pupunta na doon, magtatanong kayo, paano ka di? Di man ka di sa mga tinuturo. We're not ready for this. Doon papasok yung componential and analytic skill. Oh, ito, labanan to ng ano yan, mautak na estudyante. Kaya nga ito sasabihin natin, mas daig talaga nung mautak yung madaming alam. Pero mas maganda, marami ka ng alam, mautak ka pa. Ganyan yung ano yan, yung pag-train ng componential and analytical skill. Okay? So, ma'am, ano pa po ang sunod natin? Meron pa bang sunod? Uy, ano? Tapos ka na? Yes, sir. Next na po, sir, si Annabelle. Ay, kaya pala hindi na yung sunog-sunog. Ay, wala, natapos na. Ay, sus, kundi parada pa kundi po susunod. Sorry, sir, sorry. Anyway, napakalinaw nung ano yan, nung pagkakadiscuss ng ating first two discussion ngayon topic, which is si Ma'am Glidel tapos si Ma'am Hana. Okay? So, maraming salamat po sa inyong dalawa, Ma'am Glidel and Ma'am Hana. So, our next discussion is Ma'am Dison. But anyway, we'll have a short break. We will be right back. Okay, what's up, your mga kaedok? This is Shager Kasentai at nagbabalik ang ating discussion regarding po sa Module 7, which is the Triarchic Theory of Intelligence. Okay? So, kanina po in-explain sa atin ang ating dalawang discussant regarding po doon sa introduction po ng Theory of Intelligence. Okay? So, natapos na natin yung isang components, okay, under the sub-theories. And let's proceed na po sa ating pangalawang sub-theories po ng Triarchic Theory of Intelligence. Let's proceed. And we have here Ma'am Annabelle Dison. Ma'am, it's your turn po. Okay, good afternoon everyone. So, I'm going to continue our discussion in the three sub-theories. So, I am now in the second sub-theories, which is experiential or creative. This is how quickly can this person solve new problem when presented with it. So, in creative po,
can he automatically apply a new skills when he's presented with a problem again? So, in short po, creative po focuses on developing, applying, applying new ideas and creating solutions. So, in experiential or creative po, it has two categories. Divided po siya sa two categories, which is the novelty and automation. So, novelty po is an individual is confronted with unfamiliar task or situation and must come up with a way to deal with it. Automatization naman po is wherein the person po has become familiar with a given task or situation and can now handle it with minimal thoughts. The third subjuris po is the contentual or practical. In practical po, a person po is how does this person relate to the world around him or is he adept at dealing with everyday experiences or could someone take advantage of his person easily adapting to the environment. So, in short po, in practical po, it focuses on selecting and shaping real world environment and experiences po. So, again po, again class, yes, ma'am. Sige. The three subjuries po are componential or analytical, experiential creative, or contentual practical. So, in componential creative, in componential analytical, it is where a think abstractly and process information effectively. In experiential po or creative, it formulates new ideas to combine seemingly unrelated facts. And in contentual or practical po, it shapes the environment to maximize one's strength and compensate one's weaknesses. Yun lang po, sir. Ah, okay. Okay, sige. Tama. Pagkaka-explain ni ma'am, inulit na kanina ni ano yan, ni Ma'am Annabelle, hindi ko nababasa, sus kumagurang man ka mo. Ulilit na lang ulit ko. Ang lilit kasi ng ano yan, naka-split screen ako. Okay, regarding sa ano yan, explanation ni ma'am, okay, malinaw naman po yung pagkaka-explain. At inulit pa kanina ni Ma'am Annabelle kung saan talaga patungo itong ang ano yan, triarchic learning natin. Ngayon, regardless po, okay, nang experience siya ng isang tao, kung bago pa, emerging learner siya, mga bata pa lang siya, for example, kaya nasa grade 1 siya or kindergarten, or matanda na, pagdadaanan po niya ito. Okay? Ngayon, to further elaborate this, I'll go back here, dito sa picture kanina na ibinigay ninyo. Napakalinaw naman yan, di ba? Oh, nakita ninyo dyan? Ano nakalagay dyan? Oh, sabi dyan, yan ay bumubuo ng isang ulo. Okay, actually, that's pagkatao. Pagkatao yan. Okay, for example, componential. It's more on analytic thinking or let's say analytical skill. Yung experiential naman, ito yung kung meron kang something na, aha! Sabi ko na tama ako eh. Ganun. Tapos ito namang contentual, ito actually yung pinakamahirap sa tatlo. Yung pakikisama. Ayan, nakadipisilikan. Ayan, oh. Yung ano yan, yung componential, experiential, tama naman yung pagkakalabel nyo ng kulay. Yung mga madadali yan, oh. Pero yung pinakamahirap talaga is yung contentual. Okay, unang-una, may halong pula yan, dugo. Okay, so with regards sa ano yan, sa pagiging ano yan, isang guro, importante na dapat ang matutunan ng bata sa inyo is holistic. Ibig sabihin, kaya nga tatlo palagi yung objectives eh. Cognitive, psychomotor, and affective. Walang kwenta ang klase kapag yung isa dyan, wala. Hindi mabubuo yung holistic at experiential learning ng bata kung wala dyang isa. Or let's say, inaalis lang yung dalawa dyan or isa lang. Sabi kasi ng ano yan, ng iba, hindi naman daw kailangan yung dalawa, ito na lang para mapadali. Hindi po, dapat po, kompleto siya. For example, magtuturo kayo ng subject na science, kompleto, cognitive. For example,
is about liquids. Diba? Sa liquids, alam naman ninyo na ano yan, liquid is a form of matter that is actually filling up the space or yung container. Diba? So, nagbabago yung liquid based sa container niya. Diba? Yun yung isa sa mga tawag ba dito, nakuha nating knowledge noon, bata pa kayo. Tapos, yung isa naman po, with regards sa tawag ba dito, with regards doon naman sa skill, okay, itinuturo sa inyo kung paano yung pag-separate ng oxygen tapos nung hydrogen, di ano gagawin? Di initin nyo yung tubig. Di mag-evaporate yung dalawa, mag-split. Skill yun. Okay? Nagpasangaw. Okay? Pero yung ano yan, yung potential, okay, which is actually the practical, ito yung pinakamahirap sa lahat. Kasi paano mo magagamit yung information sa pang-araw-araw na buhay? Yun yung dapat na hindi maialis ng teacher sa kanyang klase, which is information. O alam nung bata na ang tubig ay nakalagay sa container, kaya niya mag-fill up ng container, it takes the shape of the container. O alam nung bata na kapag hinit yung tubig, magkakos ng evaporation at will cause the heat, tama, to arise. Ang tanong, para saan yun? Diba? Turuan mo magluto. Practical yun. Sige raw nga, pakala kaga-araw ngayon ng mami. What happens to the water after you boil it? Diba? Sir, the water niyan decreases because tumaas na yung ano yan, naging gas na yung ibang parts nung ano yan, nung tubig kasi nag-separate. So, yung practical yun. So, napakahirap ituro sa estudyante na maging smart. Sino mag-aid niyan? Ha? Nawala si ano yan? Si Miss Diso nawala. Oh, no, ba't ka nawala? Tamiling tapos na ikaw, naudaanay ka. Okay, so tulungan natin si Ma'am Dison. So, but regardless, ano yan? Sino ang tuturo ng bata para maging smart? Sino? Ano po, sir? Sino ang tuturo doon sa bata, sa learner, para maging siyang smart? Para makuha niya yung tatlo? Sino? Teacher, parents. Oh. Yeah, parents and the teacher. Sayo. Kasi yung mga yan, tatlo yan eh. Pag hindi yan guys, ano yan, magkakasabay-sabay ipinasok sa experience ng bata, kulang yung kaalaman ng estudyante. Diba? So, lahat tayo po, napagdaanan natin yan. Pero karamihan sa atin, hindi nabubuo yung isang konsepto, lalong-lalo na kung hindi, napapractice sa pang-araw-araw na buhay. Okay? So, ladies and gentlemen, okay, so napakadami nating natutunan ngayong araw. Okay? I think meron tayong tatlong discussant. Okay? Isa na lang po. Huwag kayong alis. We'll be right back. Okay, so yun, nagbabalik ang inyong host, Andrew Casentay, at natakot kami dun kayo. Nawala si ano yan, si Annabelle. Saan ka pumunta, Annabelle? Sa ilalim ng kama? Joke lang. Okay, so, ayun, nabalik tayo yung screen. Okay, so, yan po, nagbabalik si Ma'am Annabelle Dison. Ma'am, kahit nawala ka po, thank you very much po dahil na-explain naman natin ng maayos yung ating topic regarding po dito sa three sub-theories po ng triarchic learning. Thank you very much, Ma'am Annabelle. Kinabahan kami. Pata si Kondi patapos. Magre-report pa si Miss Pedragosa. Okay? So, thank you very much, Ma'am Annabelle Dison. Okay, Ma'am? So, let's proceed po sa ating last discussant. We have Ma'am Giselle Nika Pedragosa. Ma'am, it's your turn po. Yes, good afternoon, everyone. Again, I'm Giselle Nika Pedragosa. And I'll discuss the criticisms on Sternberg's triarchic theory of intelligence, its advantages, and the comparison and difference between Sternberg's theory from Gardner's. Let us first define what is criticism. Criticism is expression of disapproval of someone or something based on perceived faults or mistakes. So, syempre, kahit anong gawin mo, may mga mag-criticize talaga sa'yo, may mga magdi-disagree. Ay, oo. Ano talaga yan? Na,
Ang hirap-hirap na nung ginawa mong ano yan, tawag ba dito, performance, meron pa rin dyan magdi-dislike. Mag-guran-guran na ikakakanta. Kayong paligay nag-dislike, Diyos ko, Mar Yusef. Normal lang yan. Normal lang yan. Everyone kasi, sir. Yan, tama yan. So there have been a number of critics and challenges to Sternberg's triarchic theory of intelligence over the years. The major criticism about the triarchic theory of intelligence has been regarding its unempirical nature. Psychologist Linda Gottfredson argued that it's not accurate to assume traditional IQ tests do not measure practical intelligences. So, ang ibig niyang sabihin, yung mga IQ tests, dati pang ginagawa yun, kaya dapat hindi yung dinidisregard. It's according to Miss Linda Gottfredson. Tama. She believes that the theory lacks a solid empirical basis and observes that the data used to back up the theory is meager. In addition, some scholars argue that practical intelligence is redundant with the concept of job knowledge, a concept that is more robust and has been better researched. Researchers have shown that people with high IQ to have reached higher in their career have higher income. So let's move on now to the advantages. And these are the advantages of Sternberg's triarchic theory of intelligence. The theory does not limit the definition of intelligence to cognitive abilities. Instead, it evaluates a person's intelligence by measuring three different kinds of reasoning processes and how they contribute to a person's success. Sternberg in 1999 showed that the teaching with this model as a basis tends to result in significant improvements in academic performance. Both contextual and experiential sub-theories highlight the importance of experience. This means that the theory can be said to have high real-world validity. We also look for the comparison and difference of Sternberg's and Gardner's theory. The Sternberg and Gardner theories are alike in several ways, such as both are theories based on intelligence. Both states that there are multiple forms of intelligence, and each form would need to be scored separately. In both of their theories, an individual can have an excellent score in one area and poorer score in another, while still being strong and intelligent in different skills and abilities in one's own way. Sternberg's triarchic theory has three facets of intelligence, known as analytical intelligence, creative intelligence, and practical intelligence, while Gardner has eight types of intelligence. Eight types of intelligence, according to Gardner, were verbal, mathematical, spatial, bodily kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal, and naturalist. Robert J. Sternberg and Howard Gardner did believe that intelligence went on further than IQ tests could measure, but they both had very different standpoints about their ideas and theories. Although both were very intelligent, Sternberg believed intelligence was more from an environmental or worldly perspective, while Gardner believed intelligence came from various parts of the brain. Sternberg's view of intelligence was more simple, while Gardner's view was way more complex. Tama, kasi madami na eh. Yes. Meron pa nga ako dyan gustong pag-aralan, supposedly. Diba tinukoy ni Howard Gardner yung walong ability, kasabay dyan yung natural ability. Meron isang nawawala dyan eh. Alam niyo kung ano yun? Yung ability na ano yan? Tawag ba dito? Yung ability ng panlasa. For example, binigyan kayo ng lulutuin. So alam mo, or ng pagkain, alam mo na may kulang dyan na ingredient. Sa pang-amoy lang tapos panlasa. Alam mo na may kulang dyan ingredients. Isa yun sa mga nawawalang intelligence that is actually in cooking. Pero mayroong course na ano yan, tawag ba dito? Culinary arts. That's for preparing food and
ano yan, about food processes or food processing. Nandun yun sa ano yan. Culinary, ah, hindi po food tech, ah, iba. Pag si food tech yung nagluluto, hindi po. Iba yun, ah, sa ating mga ka-educ dyan, sa mga nonon. Iba po ang culinary arts sa food technology. Okay, so nawawala yung ano yan, yung knowledge na yun. Kasi ang dami, of course, mga nanay at tatay ninyo, may kilala kayo dyan na mas magaling magluto. Alam nung tatay mo na may kulang na ingredients. Alam nang nanay mo na may kulang dyan. Dagdagan mo kaya konti para mas masarap yung lasa. So, nawawala yung intelligence na yun. Oh, hindi yun ang pag-aaralan. So, subukan yung pag-aaralan. Sigurado, ano yan, kakagatin yan ng international ano yan, research forum. Sigurado yan. Wala pa talaga nag-aaral nun. Gusto ko sana pag-aaralan yan. Kaso lang, ang problema ngayon, COVID, nakakatakot kung mawala. Mawala yung panlasa nung one mo, nung tawag ba dito, nung mag-guest. Ba't wala akong malasahan, yari ka? Delikado yun. Okay? So, yun yung ano yan. About doon sa tawag ba dito, sa gusto kong idagdag. Okay, ma'am, let's proceed po. Miss Hannah Cabral po, next. Ah, babalik kay Hannah? Opo, sir. Ah, okay. Sige. Kayo, kaya pala nag-iba na sa lighting ni ma'am, eh. Di ba? Lagi ng ano yan, medyo cinematic yung dating. O, di ba? Ayun, oh. Brown out kaya, sir. Ah! Yari tayo dyan. Dalo ko, dali-dalian natin, pakusubunod tayo dito. Okay, so thank you very much po, ma'am, ano yan, Giselle Pedragosa. Thank you very much, ma'am. Okay, let's proceed po sa ating discussion po. Okay, para matapos lang ating ano yan, balitaktakan ngayong hapon. Okay, so let's go back to with Ma'am Hannah, tama? Ma'am? Sir, si Annabelle po muna. Ah, si Annabelle. Ano ba? Nalito. Ano, naglalaro kayo, ha? Nagtuturuan kayo, ha? Pumapasok na po ang mga street mart dito. Ano yan, utaka na to, eh. Si ano yan, dali na daw para niyan. Baka mawala na naman. Okay, Annabelle, pasok. Intelligent test. So we all know po, intelligent test is a series of tasks designed to measure the capacity to make abstractions, to learn, and to deal with novel situations. So in intelligent test po, there are types, the cognitive assessment system. Cognitive assessment system is applicable to participants of ages of 15 to 17 years old, testing the ability to complete acts in the correct order. So the second po is Kaufman Adolescence and Adult Intelligence Test. So it includes po comprehension and question after a list of recording. Oh. Okay, actually, ito pong mga exam na ito, hindi naman talaga natin ito naranasan. Pero, yung mga aptitude test na ginagamit ng universities, admission, okay, base po sa ano yan, sa assessment formats po ng dalawang cognitive assessments dito or tests, which is cognitive assessment system, tapos yung kay Kaufman Adolescence, ang adult intelligence test. Pati nga kami, nakasabay din kami dyan, eh. Lalong-lalo na yan, eh, yung information concept tapos sa spatial concept. Yung ano yan? So, ano nga yun? Abstract reasoning? Na-try nyo na yan? Yung sakit sa ulo, sakit sa mata? Triangle, square. Square, triangle. Tapos may triangle na maliit sa loob ng circle na malaki. Tapos yung susunod, inglo pa yun. Yun yun, eh. Tinetest dyan talaga yung mentality ng estudyante. Awa na, Diyos, pumasa naman ako, eh. Sa BU dati. Kasi yung grade ko sa BU, 84 lang. Pero nakagraduate. Bulgara na to ng ano yan, ha? Below quota ako, actually. Hindi pa ako ganun katalino, mga kapatid. Average nga lang po ako. Kasi, nung panahon na yon, meron kasing tournament sa Dota. ang nangyari, hindi ko matapos yung exam, nagparalugo na sana ako. Huwag niyo akong tularan. Sira ulo ako nung dati, eh. Okay. So, mas importante yung laro. Oh, kasi mas maganda yung ano yan, eh. Yung experiential doon, holistic. Yung sa exam, sakit sa ulo. Kaya nilugo ko na sana. Awa ng Diyos, pumasa naman. Okay. So, thank you very much po. Ma'am, meron ka pagsasabihin? Po, si Hannah na po. Okay. Thank you very much, ma'am.
Mama na. Balik ka na po. So, hello. Okay, so hello again everyone. So to sum it up, the three sub-theories of Robert Sternberg. So according to him, the three parts of the theory are analytical ability, the ability to analyze things, to judge, to criticize, while creative, the ability to create, to invent and discover, and practical, the ability to apply and use what he knows. So that is according to Robert Sternberg. So thank you everyone for listening. Okay, thank you very much, Liscasan, for today's topic regarding po sa ating Triarchic Theory of Intelligence. Napakalinaw po, mga kapatid. Okay, umabot lang kami ng ano yan. Okay, more or less yan. Mag-isang oras kami. Pero napakadetalyado po at pagkaka-explain ng ating mga discussant for today's topic. Okay, so may tanong lang ako sa inyo, mga kapatid. Gaano ba ka-relevant bilang isang guro, okay, in this pandemic or in online learning, itong topic nyo? Let's start with kay Ma'am Patinggo. Ma'am, gaano po siya ka-relevant para sa'yo? Well, sir. Paulit po, sir. Sige. Okay. Sige, i-rephrase natin. So, gaano ba ka-importante, gaano ka-relevant sa pandemic and then sa online learning itong topic nyo, which is Triarchic Theory of Intelligence, as a teacher, as a student, ma'am? Well, sir, bilang isang, as a future educator, sir, dapat importante na malaman natin to or matutunan natin ang Triarchic Theory of Intelligence. Ay, si mommy. Lumabas. Sige, diretso. Dahil sa magagamit natin to bilang isang guro or in the future. Yan. Para kasi ang mga bata, alam naman natin ang mga bata, kung na-encounter niyo yung mga bata na may iba't iba talagang silang talino, kung saan, kunwari, itong batang si bata, kunwari si Giselle, magaling sa art, si Hannah naman, magaling naman siya sa English, sa literature, hindi pwedeng sabihin natin na mas matalino si Hannah kesa si Isakai. Tama. Dahil yung dalawang yon may sariling capacity or specialization kung saan sila mas magaling. Tama. Okay. Well said, ma'am. Tama yon. So, wag mo na mag-judge ng isang estudyante. Okay? So, pinaka-best talaga yan is do aptitude test to better see the student's abilities regarding on a specific intelligence he had according to Howard Gardner. And of course, yun sa ating triarchic learning, okay, galing kay Sternberg. So importante talaga na papakiramdaman natin at aalamin natin yung kakayahan ng ating mga estudyante, di ba, ma'am? Yes, sir. Okay, thank you very much, ma'am. And si Ma'am Hannah, ma'am, for you, gaano siya, ma'am, kaimportante, okay, lalong-lalo sa online learning today? Come on, sir. Can you repeat, sir? Maulan kasi, di ko marinig. Okay, so gaano ka-importante yung online, itong topic ninyo ngayon, okay? How relevant it is, okay, along Triarchic Theory of Intelligence, along with online learning as a teacher, as a student? Gaano siya ka-importante? Okay. This theory, very important siya, especially now we are facing this trying times of pandemic. Of course, to paano ka mag-evaluate ng new learnings, kung paano, kasi kung ngayon baga mahirap kasi through online learning lang, so kumbaga na sa'yo kung paano mo baga, sinasabi nila maging practical, kumbaga na yung setup natin, hindi ko na masabi yung ano. Yung setup natin is online lang. So, dapat, what's it called?
Doon ang mental baka. Oo, sabi mo doon, di ba, practical? So, for example, ma'am, anong gagawin mo? Oh, i-share mo yung ano yan, isa sa mga experience mo ngayon. Paano ka laging practical ngayong online learning? Oh, sa mga subjects sa university. Oo. Okay, so pagiging practical, halimbawa, ngayon kasi as in nahihirapan ako na makasabay sa online learning kasi kagaya ngayon, na every time na may online class, kailangan pa na pumunta sa ibang lugar para maghanap ng kumbaga signal. Kumbaga, dapat maging instead na panghinaan ng loob. Kumbaga, kailangan makapag-isip ka na kung ano ba yung way mo para na makasabay ka. So, kahit na mahirap, kailangan mong gawin. Kumbaga, diba? kung gusto mong matuto, ganun. Kumbaga, practical yung sa bagong na-experience mo ngayon kung paano mo siya hahanapan ng solution. Mm-hmm. Di ba, for example, nandiyan ka ngayon sa school, di ba? Di ba? Yes, di ba, practical na yun? Oo, di ba? Libre naman, di ba? Okay lang naman eh. Di ba si mami? yun, sir, yung pagiging diba? Practical. Kumbaga, makikikonnect ka na lang para... Oo. Di ba? So, kung pwede man sana na itong makiusip, ma'am, di ba? Baka pwede naman kahit ano yan, ilang oras lang, di ba? Kaysa naman bibili ka pa ng ano yan. Opo, makikisaksak lang. Oo, tama niyo, makikisaksak lang naman. Sa ngalan lang ng pagkatuto at edukasyon, di po ba? Di ba, ma'am? Ayun lang naman yung gagawin natin. Yes. Oo. So, be smart sa mga ganitong bagay. So, kung ano yung pinakasimple, yun na yun. Right, ma'am? Yes po, sir. Okay, thank you very much, Ma'am Hannah Cabral. And si ma'am... Kasi na naman, nauda na naman si Annabelle. Yan! Ma'am Annabelle. So, gaano sa iyo, ma'am, ka-importante, okay, itong triarchic theory of intelligence, lalong-lalo na ngayong online learning? Importante po yung triarchic theory, lalong-lalo na ngayong pandemic, sa part na yung pagiging creative po, di ba, as a teacher po, syempre wala tayong online classes. So dapat as a teacher and as a future teacher na din, maging creative tayo sa ano, sa pag-develop or pag-apply ng mga new ideas or pag-create ng solution para matuto lahat ng bata or estudyante kahit na po may pandemic. Ayun. So well said. Okay? So wala kasi tayong face to face. So dapat talaga creative. Kaya ang DepEd ngayon, kung ano-ano ang method na ginagamit, okay, we have this blended learning. Okay, it's a strategy wherein you can use both online approaches and modular. Pwede yung gawin, 'di ba? So ang kagandahan kasi ng ano yan, ng blended learning, mamimili yung estudyante. Anyway, democratic country naman tayo. Choose kung ano yung bagay sa financial capabilities, economic, ano yan, status ng pamilya nyo, go for it. Okay? So thank you very much, ma'am Annabelle Dizon. Okay? At yung panghuli nating discussion po, ma'am Giselle. So, gaano po ito, ma'am, ka-importante sa online learning at sa pandemic ngayong panahon? Come on. Pakaloka doon. May fireworks sa ano yan. Tanggalin mo na. Ano? Oo, tanggalin mo. Ano yan eh? Well, that is brought to you by... Ayan. Baka si Marilyn. Yes eh. Okay na. Ano nga po ulit yung question? Ayan, pumutok-putok na. Okay, ma'am, ano? Regardless po sa ating topic ngayon, gaano ka-importante ang triarchic theory of intelligence sa online learning? Come on. Yes po. As we all know, wala po tayong face-to-face ngayon. So, kumbaga, hindi natin ma-observe ng personal yung mga bata. So, this theory will help us na, di ba kasi may kanya-kanya tayong strength and weaknesses, sabi nga ni Tidel. So, through this, malalaman natin kung paanong approach yung gagawin natin sa mga students kahit na walang face-to-face. Tama. Tama. Anyway, with regards po sa ano yan, sa concept ninyo ngayon, sa triarchic learning,
hindi naman talaga lahat, no? All of the times matuturo ninyo or let's say ma-assess yung tatlo. Yung experiential, yung componential, tapos yung analytical. At tawag ba 'yan yung ano nga 'yan? Yung tatlo. Itong componential, experiential, tapos ano 'yan? Contential. Hindi naman talaga 'yan totally makukuha ninyo ang araw-araw. Okay? Pero may mga activities tayo, remember dati, na for example, it's an activity or a lesson in a week, lesson in a month. Okay, may mga ganun tayong activity, lalong-lalo na yung mga ang nutrition month, nutrition week, 'di ba? Yung mga ganung activity, buwan ng wika. So it's a long length occasion like weekly or monthly. Nandun nakalagay itong tatlong 'to. Okay? Kasi hindi naman talaga lahat ng topics or itinuturong concept sa basic education curriculum kayang makuha tong tatlo to araw-araw. Ito yung rason kung bakit mare-mare paro ninyo, mga teachers natin, hindi naman talaga totally gumagawa ng tatlong objectives. Ito yung rason bakit hindi talaga bagay sa lahat. Pero ang akin lang, kung pwede, gawan. Pero for the sake kasi ng ano yan, ang tawag ba dito, nagiging practical yung teacher, hindi talaga magawa yung tatlong yun. At ang pinakamahirap dyan sa lahat, affective domain. Yan ang pinakamahirap talagang gawa ng objectives. Sabi ko nga doon, nagituktoraok na sumanok, dapak objectives na kuhan affective. yung cognitive psychomotor na yan, panis yun. Meron na ako niya, nagsisimula pa lang. Yung affective napakahirap, di ba? At the end of this topic, okay, the students are expected to, yan to draw, 'di ba? To describe, to define, to assess, to analyze. Pero yung word na affective, napakahirap niyan. Yan yung word na ano yan. 'Di ba palagi yung ginagamit diyan is appreciate. Gamit na gamit yan na verb na yan, to appreciate, 'di ba? Sawang-sawa na kami diyan sa mga ganyan eh. So, yun talagang pinakamahirap pagdating sa objectives making sa lesson planning, okay? So, thank you very much, Ma'am Giselle. So, napakalinaw ng explanation ng ating mga discussion. So, kay Ma'am Giselle, dapat madaming approaches, 'di ba? Kasi remember, teachers may be creative too, sabi ni Ma'am Annabel, 'di ba? Iyan ka kanya pagka-explain. Sabi ni Ma'am ni Mama Ana, dapat talaga practical. Kung ano yung pinakasimple, yun na yun, 'di ba? Parang pragmatic, pero panipisi lang ka ng mga sadri niyo. My God, 'di ba? Ang hirap-hirap ka ng panahon ngayon, papahirap ka pa. Tapos yung sabi naman ni Ma'am Glidel, okay? So, dapat intindihin, unawain yung mga estudyante sa kanilang pagkaka iba-iba. Tama ba yung naniya? Na-recall ko yung apat na sinabi niyo at napaka-importante po at very informative nung mga explanation na sinabi ninyo sa akin ngayon. So, ako yung natuto sa inyo. Maraming salamat po, okay, sa ating mga discussion for today's topic. Okay? So, ladies and gentlemen, I think dito na po nagtatapos ang ating usapang ngayong hapon regarding po sa Triarchic Theory of Intelligence. And I would like to congratulate our discussion for today's topic. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil napakalinaw po. Ako rin nalinawan din ako nitong topic na to ngayon. Kasi di ko alam kung baka nawawala na ako sa intelligence ano yan, quotient ko. Baka nasisiraan na ako ng uso kung pinagagawa natin ngayon. Anyway, thank you very much ulit sa ating mga discussant. Okay? So, we have again, ladies and gentlemen. Okay? Ating mga discussant for today's topic. We have Ma'am Glidel Patingo. Yan, si Ma'am Annabel Dison. Buti nakabalik. Si Ma'am Ana Paola Quebral. And si Ma'am Giselle Pedragosa. Okay? So, ladies and gentlemen, tulungan po ninyo ako mag-shoutout. Okay? Baka may gusto magpa-shoutout. Okay? Any last word and shoutouts po sa ating mga discussant? Unahin natin po si Ma'am Glidel. Come on, Ma'am! Shoutout kay Sandy Rabago. Alright! Sandy, support! Kay Ma'am Jenny, thank you po. Sa mga classmates ko, thank you. Kanino pa? Ito, ubusin mo na. Kay mama mo, kay papa mo, sa mga manok dyan. Shout out kay mama. Alright. Okay, so thank you very much. Okay. Once again, ladies and gentlemen, Miss Glidel Patingo. Meron pa, ma'am? Okay, so mamaya ihabol mo. Okay. Ma'am Hannah Paula. Come on, ma'am. Words of thanks po.
So, hello. Hello. Thank you po everyone for listening for our sa aming discussion ngayong hapon. I hope na marami kayong natutunan sa amin. Thank you so much everyone. Shout out, ma'am. Kaya gusto kong i-shout out. Oh, pasalamatan natin yung ano yan, yung sa school niyo. Come on. Okay, shout out po sa principal. Shout out po sa mga kapatid ko sa bahay. Then, sa mami ko na iniwan ako dito sa classroom niya nakikain kasi World Teachers Day! Alright! So, ayos! Iniwan ako na ako kasama dito. Kaya double purpose ka pala. Guys, so, thank you so much. Okay, so thank you very much again, Ma'am Paula Quebral. Okay, thank you very much, ma'am. And si Ma'am Annabelle Dizon, ma'am. Word of thanks po. Hello po again. Thank you po sa lahat ng ano nakinig at nanood ng aming live. Shout out po sa lahat ng classmates namin. Laban lang, kaya natin 'to. All right. Thank you very much, Ma'am Annabelle. Tama 'yon. Laban lang. And ang ating huling discussion, Ma'am Giselle Petragosa. Ma'am, word of thanks po. Shout out po sa APEC. Pailawan mo na po kami. Tama na. Shout out din po sa pusa ko, napaka-supportive. Ayoy, napaka-cute. Ano pangalan yung Mingming? Pika. Ah, Pika. Kaya pala yung kulay ni Pikachu. Okay, so thank you very much, Ma'am Giselle Pedragosa. Okay, so shout out ulit sa ating mga kaklase, yung mga classmates ninyo. Okay, maraming salamat for viewing in our live streaming po. Okay, this afternoon. And once again, maraming salamat po sa ating mga kaguruan. Happy World Teachers Day po sa lahat. Congratulations po sa ating lahat. Maraming salamat, discussant. Okay, I hope we learn something sa topic ngayon, okay, which is the Triarchic Theory of Intelligence. Okay, so ladies and gentlemen, once again, this is JG Kasentay at nag-iwan sa inyo ng isang katagaangin this time of pandemic. Tatandaan palagi, para matuto ng malupit, di-adit, padbapaknet. Congratulations, guys. Maraming salamat po. Happy Teachers Day! Happy Teachers Day! Happy Teachers Day! Bye-bye! Ingat! God Happy bless! Happy Teachers Day, sir! Okay. Keep safe po, palagi. Thank you!